hindi na kolonya ng Estados Unidos ang Pilipinas. Ito naging tugon ni dating presidential spokesperson Attorney Harry sa kanyang programa sa SMNI hinggil sa ginagawang pangingialam ng US Embassy sa Reclamation Project sa Manila Bay. Ayon kay Roque, isang malayang bansa ang Pilipinas at kaya nang gumawa ng desisyon ng gobyerno. Yan po ay patunay na sa pag-iisip ng mga Amerikano, tayo po ay colony pa rin nila, no? At dapat sumunod sa kanilang kagustuhan. Hindi na po tayo colony ng Estados Unidos, hindi na po sila tagasakop ng ating bayan, tayo po independiente na, kaya na po natin gumawa ng desisyon at siguro po ay huwag na po sila maghimasok sa mga pribado mga transaksyon dito sa Pilipinas. Samantala, bagya namang nadismaya si Roque sa naging pahayag ni Senator Sherwin Gatchalian sa kabila ng pagdepensa nito sa naturang proyekto. Well, sana po sinagot ng diretso ni Senator Gatchalian yung tagapagsalita ng US Embassy. Kasi bilang isang senador, ang inaasahan natin sa kanya ay siya yung magtataguyod ng ating bansa bilang isang malaya at suberenyang bansa na mayroong kakayahan at may kapangyarihan na magdesisyon sa mga issue gaya ng reklamasyon. Una na sinabi ni Gatchalian na ang Manila Bay Reclamation Project ay dumaan sa tamang proseso at kasama ang kanyang ama dito. Sa kabilang banda, kinuwestiyon naman ni dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo sa kanyang programa sa SMNI ang pagkontra ng US sa naturang proyekto. Una-una, ba't niyo kinukontra? Parang ang dating sa akin kinukontra niyo dahil yung likuran niyo malalagay. Kasi dagat ang likuran ng US Embassy. Magkakaroon ngayon ng lupa yon. Bakit? Kung karoon ba ng lupa yon saka mga isang maging commercial district yon will it affect your security? Una-una, yung harapan nila, commercial district yon So ano bang kaibahan na dagdagan? Pangalawa, sinasabi nila na babaha. Hindi ako naniniwalang babaha. Dahil, yun nga lugar nilang yun Reclaimed area yun Yung buong Ross Boulevard, reclaimed yun Pangatlo, hindi po ba yung Singapore, saka Hong Kong, malaking bahagi ng lugar nila, puro reclaim yun. Wala namang baha dun Duda naman si Panelo sa pagkontra ng Estados Unidos. Sa tingin ko, kawawa naman itong si Mr. Gatchalian. Kasi ang pagkakaalam ko po dyan, marami silang nag-re-reclaim. Ilan yan? Mukhang siya na lang yata ang pinakahuli na nahihirapan kahit na aprobado na ng DNR, ng Manila City Hall, lahat Pero parang siya na paginitan just because ang kapartner niya ay Chinese. Kalaban ng American Chinese ngayon, kaya iniipit siya. Mali naman yan. Hindi dapat gagawin niya ng Amerikano. Tsaka, bakit ba kayo nagdidikta sa amin? Yes. Kung yan ay naprubahan ng gobyerno, wala na kayong pakialam doon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo De La Peña, SMNI News.